So today, ang gagawin po natin is magkudkod tayo ng niyog. Yung gagawin po natin is para paliguan po natin yung kambing na may ano, maraming kuto. So yung gagawin po natin dito, after natin ano, magkudkod po ng niyog. So pipigain po natin ng ano, ng pure talaga na huwag niyong haluan po ng tubig po yung niyog po ninyo. Yan. So, dapat ganyan po. Piga ninyo, walang mix na tubig. Pure gata po talaga yung ipaligo po natin. So, in just one day, tanggal po yan. Kasi maraming bisis ko na itong ginagawa sa ating kambingan. Yung iba din kasi sa pinaliguan po nila yung wash out na ginagamit po. Pero sinubukan ko na yan, kaso nga lang pagkatapos ng ating kambing, sinisipon at inubo po yung ating alagang kambing. Kaya ito yung ginagawa po natin. Yung gata ng niyog. Yan, may ano yan, may katas yan ng niyog. So yun yung ipapaligo po natin sa ating alagang kambing. So ganyan lang, huwag niyong haluan ng tubig. Basta sundin niyo lang itong ginagawa ko. Talagang napaka-epektibo po nito. Although gumawa na po tayo ng video po nito, kaso marami sigurong duda na hindi nakakatanggal ng kuto itong ginagawa po natin. Pero itry nyo po muna. Talagang tapos sigurado po ako natanggal po talaga yung inyong kuto po sa inyong alagang kambing. So ito po yung kambing na ano, may kuto. So ito po yung kambing na nagka-diarrhea. Ngayon naman, kuto na naman, di ba? Talagang ano natin, hindi natin pinabayaan yung ating kambing na may mga ano, mga sakit. Kasi sayang yung ating kambing din. Ito naman isa, hindi naman kasi ito native na kambing. So kaya binibigyan natin ng ano, ng atensyon. So ganito yung ano, yung mga hybrid goats. So yan, oh, may kuto yan. So tingnan natin. Yung isa din, oh. Yan. May mga kuto yan, kaso nga lang hindi makita sa ano, sa camera. Kasi napakalit po ng kuto. Pero yung kuto nila, alam nyo, parang kuto lang din ng ano, ng tao. Yan, oh. Sige, tingnan nyo po. May kuto talaga yan. Yung ating kambing. Yan, oh. Parang ano lang talaga yan. Parang kuto ng tao. So, yung gawin nyo, huwag nyo lang paliguan yung inyong kambing gamit yung ibang mga barita, wasa, or ano. Ito na lang para hindi kayo magastusan. Napaka-epektibo pa. I-ano nyo lang, bilad nyo sa init pagkatapos nyong paliguan yung inyong kambing. So, yan. Tagal pa makuha. Yung kuto. Sige, tingnan natin. Hindi kasi mukha. Yan, oh, may nakita ako. Yan, oh. Yung kuto, hindi mag-ano sa camera. Pero parang kuto talaga ng tao. Ayan, oh. Kuto. Hindi clear sa camera. So, yan yung kuto ng kambing. Ang dami. Kaya pala hindi ito tumataba yung ating kambing. Buti na lang sinicheck natin yung ano, yung kanilang mga balahibo. So sa inyo, dapat check nyo lagi yung inyong kambing, baka may kuto po. Kasi isa yan sa dahilan na pagkamatay ng inyong kambing. So ganyan lang yung ano, pagpaligo po natin, yan. Paliguan nyo. Tapos ano, bilad nyo sa init. Pag one day pa lang, tanggal yung kuto ng ano, ng inyong ang kuto na nasa inyong alagang kambing. Walang mix yan na tubig, yung ating gata ng niyog. Basta sundin nyo lang po itong video po natin. Talagang ako, sigurado ako 100% na matatanggal po yan. Although wala tayong masyado makikita po dito sa social media na may ganitong ginagawa. Pero ito talaga yung sa akin, napaka-epektibo talaga. Nung una, hindi ako naniniwala, pero sinubukan ko talagang one day pa lang tanggal na. Pero yung mga ibang ginagamit natin,
abot pa ng 3 to 4 days bago matanggal. Ito, just one day lang. Basta bilhin nyo lang sa init. Sigurado po yan na tanggal po yung kuto nila. So, ganyan lang yung pagpaligo. Oh. Pahid-pahid lang. Yan. Doon nyo parte sa likod banda maglagay kasi dyan yung pinakamarami talaga. Yan. So by the way, hindi tayo isang ano veterinarian. Hindi din po tayo isang agriculturist po. Ito lang yung sinishare po natin based lang po sa ating mga personal experience po. Nung una nagka-diarrhea to, ngayon koto na naman. Nako, ano kayang susunod? Sana wala na. A few moments later. So ito na po yung ano, day 1. Simula nung pinaliguan po natin ng agata ng niyog ang ating kambing na maraming kuto. So check natin kung epektibo ba yung pagpaligo ng agata ng niyog or kung merong kuto pa ba yung ating kambing. Check natin, check. So yan po yung may kuto. So, kanina, pinabilad ko na ito sa init. So, check natin kung mayroon pang kuto o wala. But, for sure ako dito is wala po talaga kasi maraming bisis ko na itong ginagawa. Which is, napaka-effective naman yung ginagawa po natin. So, para hindi kayo na maano, magastusan, pwede yung ito na lang po yung gagawin po ninyo. Na paliguan po ng gata ng niyog. So check. Check natin. Okay. Daming mga gat dito ah. Kang gumalaw. Check natin. Yan. Yan, may kuto naman. Pero patay na dahil sa init at saka yung sa pinaligo natin na gata ng niyog. Yan, wala na. So marami akong mga alaga ditong kambing na may kuto. Ang ginawa ko lang ito lang po, papaligo na, wala na talaga. Wala na, may kuto pero ito wala na to, patay na to. Check natin, ito wala na. Patay na rin yung mga kuto dahil sa init at gata ng niyog. So kayo, kung meron pa tayong pagdududa kung yung ginagawa po natin is ano ba, is napaka-epektibo ba o hindi, try nyo po muna. So yung gagawin nyo is i-follow nyo lang po yung ating video po kung paano natin pinaliguan yung ating kambing na may kuto. So ito din dati may kuto pero ngayon wala na din. Ito lang isa. So, noong una, nagka-diarrhea. Ngayon, kuto na naman ako. Kambing na ito. So, yan. Baka itong isa, oh. Yung laki ng tiyan. Baka mga anak to mamayang gabi. Itong isa din natin, yung anglo natin. May kuto din to dati. So, yun pa rin yung ginagamot po natin. Tanggal na po yung mga kuto in just one day. So malalaman natin na may kuto yung ating kambing. Una, kahit anong pinapakain po natin na mga feeds, mga commercial feeds, payat pa rin. Kahit gaano kadami yung damo na binibigay po natin, payat pa rin. Kaya ang ibig sabihin po niyan is meron po siyang kuto. So yun po yun siya. Yan po yung may kuto dati. Ngayon, ang ganda na po ng katawan niya. Makinis na. Dahil wala ng kuto. Tangos pa ng ilong. Diba, Mimi? Yung isa. Mga ano to? Ito yung kambing na tag ano, triplets yung kanyang line. Yung isa ba? Kung bili naman to eh.
Matagal po rito, buntis na to. Sana mabawi natin agad yung punan na. Napakabait na kambing. Super bait na kambing.